So, magandang umaga mga kapwa ko driver, mga kapwa ko OFW. Andito naman tayo sa oras ng trabaho. Bukod doon, magpasalamat muna tayo sa Diyos na may kapal. So, sa ngayon po, may video po akong ginawa para sa gustong maging driver at nangangarap na makapunta dito sa Hong Kong. So, sa ngayon po, eto ako, naglalakad po, may aso po rito, kasama ko, dalawa, naglalakad. So, nandito ako ngayon sa King Ming Road, yun po, King Ming Road po ito, yun po, King Ming Road, then, ito pong road na ito, King Fat Road. So, sa gusto po na maging driver at nasa Pilipinas, lalong-lalo na po yung mga dito na sa Hong Kong na domestic helper na marunong mag-drive at may lisensya sa Pilipinas. So, King Pat Street. Ayan po, King Pat Street. So, balik po ako kung saan po ako nakapark. Kasi baka may pumuntang pulis o ticket officer, matikitan naman tayo. 320 yun. So, sayang din. So, eto, lakad ako. Papunta dun. Kung saan nakapark yung sasakyan ko. So, nakapark yung sasakyan ko sa kanto ng King Ming Road, then King Pat Street. So, dito ako. Ayan natin. Awid tayo. So, ayan. Dito naka-park yung sasakyan ko. Pasok. So, sa ngayon, ito yung road user code. Sa mga bago po at wala pang lisensya dito sa Hong Kong at gustong makapag-drive, kailangan po natin tong road user code na galing po sa yan po, Transport Department, the Government of Hong Kong Special Administration, effective from June 19, 2020. So nung bago ko rito, pagdating ko rito, yung lisensya ko from England, from UK, 3 transfer lang dito kaya nakapag-drive ako. Pero nung 3 transfer dito, pumunta ako sa Transport Department, ibinigay po ito at binayaran ko ng $42. Yan po. $42 po siya. So, yan. So, itong road user code na ito, mahalaga po ito sa mga gustong matutong mag-drive at makapag-drive dito sa Hong Kong. Bakit po napakahalaga? Nandito po lahat yung mga guidelines, mga rules and regulation sa pagda-drive dito sa Hong Kong. Hindi po pwede tayong porket may lisensya na tayo sa Pilipinas, hindi na po natin kailangan kumuha ng lisensya dito. So hindi po ganun. Ang batas po rito, kung gusto mong mag-drive, kailangan pong kumuha ng driver's license. Na, kailangan mong mag-aral, kailangan mong makapasa sa exam nila. So, para makapasa ka, kailangan mo mag-aral muna dito sa road user code. Ito po yung mga guidelines. So, nandito po lahat. Bawat page po nito, yan po, kailangan nating mabasa
kailangan nating matutunan. So, nandito po lahat. Magkano lang naman ito kung bilhin mo sa Transport Department ng Hong Kong? Yan. Yan po ang presyo niya. 42 Hong Kong dollar. So, ito pong road user code na ito, meron po itong 140 pages po ito. So, ito po yung pinaka-guidelines. So kaya yung mga Pilipino na nandito na sa Hong Kong at gustong makapag-drive, pwede ko po kayong matulungan, pwede po kayong mabigyan ng advice kung paano makakuha ng driver's license. Sayang din po yung pagkakataon nyo. Sayang din po, since marunong kayong mag-drive, sayang din po. So, ito na po. Kung sa kontrata po natin ay 4,630 ang sahod po natin, dito po sa bilang domestic helper, driver po, medyo mataas po ang sahod ng driver. So, domestic helper ka as well as driver ka. So, bilang isang driver, mataas po. So, meron pong mga nag-o-offer ng malaki na employer. Lalo't kung matagal ka na po dito sa Hong Kong at marami ka ng experience. Oh, so, malaking magbigay po yun. So, sabihin na natin na sa mga matatagal na driver na dito sa Hong Kong, sa mga matatagal na po, may base po sa aking pagsasaliksik at pagtanong-tanong. So, ang mga driver po rito, sa kontrata po nila, 4,630. Pero, may mga employer pong nag-o-offer ng more than 10,000, more than 15,000, more than 20,000. So, 20,000 Hong Kong dollar po yun. So, kung i-imaginein mo, sa 10,000 po, 10,000 Hong Kong dollar, kung i-imaginein po natin, 10,000 Hong Kong dollar, i-convert natin sa peso. So, ang imaginein na lang po natin, sa isang dolyar, Hong Kong dollar, ang palitan po, 6 pesos. So, kung may 10,000 Hong Kong dollar ka po, i-convert mo po sa peso, so magiging 60,000 yun. Kung may 20,000 ka, magiging 120 yun. So, ganun po kalaki ang magiging sahod kung ang employer po, ganun po ang ibibigay sa inyo na sahod. So, para maging driver po, kailangan po natin munang mag-aral at kumuha ng lisensya dito po sa Road User Code. So, basahin po natin ito, pag-aralan, unawain, para maging driver po tayo dito sa Hong Kong. So, marami pong mga Pilipinong driver na rin po rito na sinuportahan ng amo. So, ang importante po, pag nandito na po kayo, pwede po kayong mag-aral, pwede po nyo akong kontakin, baka sakaling matulungan ko po kayo. So, ang mahalaga po, lalong-lalo na sa mga Pilipino na nandito na sa Hong Kong, na gusto po talagang makapag-drive, madagdagan ng sahod, makapadala ng makapag-sahod ng medyo malaki-laki na above sa minimum ng 4,630. So, ito na po yung pagkakataon natin. Sayang din po, since nandito na kayo sa Hong Kong, mga kapwa ko DH, mga kapwa ko FW, mga kapwa ko domestic helper dito sa Hong Kong na marunong mag-drive. Tulungan po tayo, baka sakali po na maging driver kayo at para mapaganda naman po ang inyong sahod. So, salamat po ulit. Muli po akong nagpapasalamat sa mga sumusuporta at nanonood ng aking vlog at video. So, meron nga po pala akong yung naghahanap po na mag-hire ng Pilipino domestic helper, Pilipina domestic helper na galing Pilipinas. Basta marunong mag-Cantonese, marunong mag
Mandarin, kailangan niya po. Kontakin niyo lang po si Miss Angel Lordelis. Kaka-post niya lang po niyan yesterday, February 14, Valentine's na Valentine's po nun. So muli, salamat po. Magpasalamat tayo sa Diyos. Iligtas tayo sa anumang kapahamakan, sakit, bigyan tayo ng biyaya. Ligtas po tayo sa anuman. So, pasensya na po kayo kung may pagkukulang ako, kung may nababanggit akong mali, kayo na lang po umunawa. Salamat po mga kapwa ako Pilipino, kapwa ako driver, kapwa ako domestic helper. Muli po, Height Vlog. Height Tuyay Vlog. Salamat po. Bye-bye.